Oh, actually, to be honest ha, isa tong hacks na to na sabi ko nga, feeling ko gagawin ko na siya for good eh. Kasi I mean, forever talaga. Sobrang excited po ako sa inyo na i-share yung aking content ngayon. So, ano ba yung aking i-share sa inyo? Actually, ito yung isang activity na sobrang na-excite akong pag ginagawa ko siya. And then, I just recently noticed. Kaya sabi ko sana noon ko pa ito nalaman. And because of that, i-share ko na po sa inyo. So, ano ba ang ating gagawin ngayon? Ang gagawin natin ngayon ay DIY Bibik Sissy Kitchen! Yay! So, ano ba to? Actually, sobrang effective niya and sobrang cost, ano pa siya, parang cost effective. Bakit? Kasi, isipin nyo, in just, ano, everything na meron kayo sa bahay or sa makeup kit nyo, pwede nyo gamitin dito. So, 3 steps lang tayo, ah. 3 steps lang. Ano yung 3 steps na yon? So, first step is to prepare all of the things na kailangan natin. Next is to mix. And third is to test the product. So, gusto niyo na bang malaman kung ano ang ating kung ano ang gagawin natin or paano ang proseso na to? So, if you find this as interesting, please watch the video until the end. Hello guys, so before tayo mag-start, isa-isahin ko muna 'yung mga kailangan natin na products or items dito sa ating gagawing DIY kitchen. So, syempre, unang-una sa lahat, kailangan natin ng empty na cushion. So, dito, pwede yung mga nagamit mo na. Ito, like, ito, nagamit ko na to. Tinanggal ko lang yung sponge sa loob. At saka yung pinaka, ano niya, air sponge. So, dito naman, ito naman, bago naman to. So, nabili ko siya online. Empty talaga siya. So, para talaga to sa DIY natin. Kung wala pa kayong recycle na tulad nito. Another thing na kailangan natin, syempre, yung foundation. So, dito, magkaroon kayo, pwede nyo gamitin yung mga luma nyong foundation, basta hindi pa expire. So, sa meron kasi ako mga nabili yung mga masyado sa akin light. So, isasama ko siya rito para at least makocombine siya doon sa mga iba kong foundation. So, eto rin, meron din ako mga samplers na pwedeng gamitin. Ayan. Mga naka-sachet. At syempre, yung spatula and container. Ito naman, optional naman to. Pwede kayong dito mag-set or mag-mix. Pwede rin naman dito diretso na. So, next natin, ito yung air sponge. Yan. So, ito. Ito yung nasa taas. So, online ko ito nabibili. Nag-change kasi ako every, ano, pag sobrang dumi na. Ayan. And then, ito yung sponge sa loob ng cushion. So, dito sa loob yun nilalagay. Kasi since wala pa naman tong kasama. Pero, syempre, pwede naman yung ilaban nyo na lang yung luma nyo mga sponge. Pwede nyo nang gamitin nyo. At the same time, kailangan natin ng moisturizer or essence. So, ito yung mga ilalagay ko na essence and moisturizer. If maglalagay kayo ng moisturizer na merong kulay or merong white effect, kailangan po yung sobrang minimal lang. So, ako, sasuggest ko yung mga ganito na lang moisturizer or essence, yung walang kulay. Okay, let's start na po. So, gagamitin ko yung use ko na lalagyan. So, since ano pa to, wala pa naman tong sponge. Tanggalin ko lang siya dyan. Tapos, wala naman tong sponge. If meron pang sponge, tanggalin nyo muna, no? So, dito na tayo mag-mix. Dalawa kasi yung way. Pwedeng dito ka na diretso mag-mix or pwede rin naman dito ka mag-mix. Okay? So, depende sa'yo. So, ako, dito na lang para direct siya. Walang sayang din na product. So, dito, ang ating ratio ng mga products is 2:1. Kada 2 part ng foundation, isang part ng moisturizer or ng skincare. Okay? So, unang-una kong ilalagay, yung gusto, itong very, very light ko na foundation, itong detailed matte finish. So, i-add ko lang siya. So, dito, ang advantage, kahit na kung ano yung gusto mo na foundation, mapapagsama mo siya. No? I mean, kasi diba, merong times na ayaw natin na sobrang matte, ayaw naman natin na minsan na sobrang dewy. So, dito po,
magagawa mo siyang i-mix yung mga favorite mo rin na products. Ayan, so makita niyo dark na siya, diba? Ayan. Tapos lalagyan ko na siya ng aloe vera. Ayan. So, pwede naman maski anong aloe vera ilagay ninyo. Ayan, bumigat na siya. Ayan. Sobrang lightweight kasi ito kaya maganda siyang gamitin. At the same time, lalagyan ko rin siya ng essence. So, pwede kayo maglagay ng sunscreen o yung lotion na may SPF. Pero, ano nyo lang na hindi masyadong nagkukulay siya. Kasi, kapag merong white siya na naiiwan, yung diba merong mga sunscreen na naiiwan yung white, ano siya, hindi siya advisable. So, ito na yung aking, first try. So, parang ang dami ko ng foundation pero parang ang dami ng foundation ko pero so maiiyan na lang natin. Ito gagamitin ko lang na pang-ikot. Pwede rin naman na spatula. So ang laki kasi na spatula ko. Pwede rin naman to, try natin ano. Pero mas sige, try natin to. Na spatula. Kasi niya parang siyang medyo battery siya, ano po. Feeling ko kulang pa siya ng, ng essence or ng skincare kasi medyo ano pa siya. Parang, papasin mo yung ano niya, yung thick niya. Kasi pagka-fusion, medyo very, very light lang effect niya. Dahil dyan, nadagdagan ko pa siya ng... So, lagi rin kayo mag-ready ng tissue kapag nagagawa kayo ng ganito. Para at least. Ayan. Ayan ko na siya ng essence. Ayan. So, mapapansin mo medyo na gano'n na siya. Lumapot siya. Parang gano'n. So, ayan. Nakita ko medyo okay na siya. No? Medyo okay na yung laman niya. Ang kasha pala dito is 15 ml lang. So, ito na siya. Nilinis ko lang ng cotton buds. Ayan, nilanggal ko lang dito niya kasi may mga excess products. May mga excess products dito. Tanggalin nyo lang. Okay, so ayan, makikita nyo wala na siya excess products. Sara nyo lang siya. Tapos, ibalik na natin siya dun sa kanyang lalagyan. Ayan. Tapos, yung ating eto, bagong-bago. Ayan. So, dito, lagay mo na siya. So, ayan na. Meron ka ng DIY cushion. Hello! I'm back! So, eto na ang ating finished product. So, alam nyo, actually, to be honest, isa tong hacks na to na sabi ko nga, feeling ko gagawin ko na siya for good. Kasi, I mean, forever talaga. What?
You know? Kasi, oh, forever. Kasi, isipin nyo, sobrang mura nang nag... Actually, wala kang nagastos kasi meron ka na sa mga makeup kit mo nito, di ba? Eh, eto, meron ka na before nito, re-recycle mo na lang. Eh, magkano ba ang cost ng mga BB cushion ngayon, di ba? Pinakamura, I think, $350 or baka yung $350 na yun is ngayon $400 na. And pinakamahal is almost 2,000 pesos. So, ganun ka pa-pricey yung mga BB cushion. So, ngayon, na-share ko sa inyo yung cushion na ginawa natin. Ano? So, ito yung cushion. So, ito yung sponge. No? So, again, ibibigay ko yung link sa baba ng mga cushion natin. No? Para at least, nung mga pinagbilang ko ng mga empty cushion natin. So, for the meantime, share ko sa inyo yung aking ginawa. Okay? Kasi, syempre, actually, ito, dati peripira yung gamit ko. Ayan, peripira. No, so gagamitin ko lang yung sponge kasi ayoko muna gamitin yung bagong sponge kasi ano, alam ko pang sponge na open. So ito na yung finished product natin. Look. Ganda, 'di ba? So parang brand new. Pinalitan ko pati yung sponge, pati itong air sponge saka itong mismong sponge shallow, pinalitan ko siya. So try natin siya ha, kung okay ba siya. Okay? So ito, actually ginamit ko na siya sa face ko. Ayan, so try natin sa skin. So ito siya, try natin, no. So, ito yung nunal ko. Saan na ba siya? Natin. Sobrang mild lang kasi niya. Ako kasi, since oily ako, it's either matte or ano lang, matte ako. Pero syempre, pag everyday naman kasi gagamitin mo, parang hindi na kasi siya ganun ka-effect. Parang everyday naka-matte ka, parang pak na pak everyday. Not ganun. Hindi pwede pong ganun. So, ayan, duwi-duwi lang to. Ito na yung, ano niya, oh. Ito na yung effect niya sa akin. So, ang pinagsama ko dito is, I think, Maybelline and Detailed Makeover. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Yan. So, may tumatawag. Mula natin sagutin. Ayan. So, ito yung kanyang finish. For me, okay siya. Ayan. Okay na siya. Ayan. Nakita ba sa light? Sobrang light. Very, very dewy lang siya. And very, very light. So, depende sa inyo. So, pwede siyang gamit, ano, ulit-ulitin kung ano yung magiging perfect sa inyo. And another, what to avoid pala, no? What to avoid dito sa gagawin natin na BB cushion, huwag niyo pagsasamahin or huwag kayo maglalagay ng isang oil or ano, skincare na in oil type kasi oil kasi is nagse-separate siya dito sa ganitong formula. Kasi meron na formula kasi yung ginagawa natin, 'di ba? Talaga may naka-ano na siya, finished product na talaga siya. Pero kasi yung oil is and yung for example yung mga makeup natin is hindi sila pwede sa pagsamahin, not all the time. So I advise, na-try ko na before na magumawa na merong oil, yung tea tree oil yung ginamit, nilagay ko sa parang ko gusto ko ng tea tree oil para pimple keme, pero ang pangit ko nalabasan, parang nagpa-patchy-patchy, nagmumuumuo siya. So wag niyo na i-try isama yung oil. So pinaka-advisable is yung mga transparent na skincare or pwede rin naman yung tinted sunscreen yan. So, again, another thing naman is huwag din kayo maglalagay ng mga skincare na merong white effect, white cast. Ano yung white cast? Sunscreen, di ba? Merong white cast yung sunscreen. And for example, pwede huwag na kayo sample ako din ang naglagay ng sunscreen. Pwede naman. Kung for example, yung itong cushion ko for everyday lang and hindi naman ako laging lumalabas ng bahay. So, pwede na siya. For example, pag mag-film lang ako, gamitin ko siya. Pero if magagawa ka naman ng cushion na for everyday use, pwede mas magandang lagyan mo siyang sunscreen. For example, ito, meron pa akong bago na naman na empty cushion na, ayan, empty to, as in empty talaga. Ayan, empty siya. Ayan, empty. Ay, meron na pala nakalagay dito. Hindi ko, nagawang ko na to, ayan. Ganda, black. So, ito kasi, ayan, another cushion na DIY ko. Ito kasi naman, nilagyan ko to ng sunscreen kasi gagamitin ko siya pang labas. Okay? Ang kagandahan kasi pag mayroon sunscreen, syempre protected ka na. Pero for example, mayroon naman na sunscreen yung makeup na nilagay mo, pwede huwag mo nang lagyan ng sunscreen na separate. Okay? Kasi ano siya, maging over na daw siya. Ganun. So, that's all for today. Hope meron kayo natutunan at hope it na gawin niyo din to sa inyong mga bahay at itry nyo. If na-try nyo na to, please comment down below. If meron kayong mga question, concerns, please comment also. So, that's all for today. Bye! See you in my next video!